Naharang naman ang mga otoridad ang pagpasok sa Zamboanga City ng hinihinalang miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Bagamat todo tanggi na miyembro siya ng ASG, nakuha po sa kanyang bagang isang granada. May ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Connie, nasa kote ng Zamboanga PNP ang isang pinag-iinalaang miyembro ng Abu Sayyaf Group na may patong-patong na kaso sa Sulu. Lapnos ang pisngi at halos sarado na ang kanang mata sa pamamagaan ng muka ng pinag-iinilaang miyembro ng Abu Sayyaf Group na si Kimhar Asusi alias Abu Kimar ng Masakote sa Zamboanga Seaport pasado alas 6 ng umaga kanina. Napag-alamang papunta ng Zamboanga mula sa Sulu ang suspect, kaya inabangan siya ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard at Zamboanga Police. Todo tanggi ang suspect sa paratang sa kanya. Member ka ba ng Abu Sayyaf? Hindi lang, sir. Hindi? Hello. Bakit sinasabi nila, meron ka na doon mga warat sa kanan? Hindi ako lang, sir. Araw-araw ako lang sa laot. Itinanggi din ang suspect na nasugatan siya sa encounter. Pumunta lang daw siya sa Zamboanga para ipagamot ang kanyang sugat. Ano nangyari sa mata mo? Yung ano, tunaw lang ako, sir, ng tingga. Para gamitin ko lang sa anong sa isda. Pero hindi na ba rin yan? Hindi. Ayon sa intel ng PNP, kasama umano si Asusi sa encounter sa pagitan ng Abu Sayyaf Group at Philippine Army sa Barangay Buansa, Indanan, Sulu, kung saan nakuha ang dalawang Coast Guard na binihag ng grupo. Isang fragmentation grenade ang nakuha sa bag ng suspect. Connie, sa mga oras ito ay iniimbestigahan pa itong suspect at inaalam pa ng Army at ng Philippine National Police kung ano ba talaga ang totoong business nito sa Zamboanga at kung meron siyang mga kamag-anak o kapamembro ng Abu Sayyaf Group dito sa lungsod. Connie? Yes, Mark, meron din ba tayong update tungkol dun sa sinasabi na hindi lamang mauti nga ano, ang talagang nilalabanan ngayon ng ating mga tropa dyan, kung hindi pinagsanib na iba't ibang grupo ng mga armed men dyan sa Mindanao? Connie, isa ngayon, ano, puro haka-haka pa at speculation ang naririnig natin dito. Hindi naman tayo pwedeng maniwala lang sa mga haka-haka. Although sinasabi nila na meron ng mga namataan dito na armed men, no, mga presence ng armed men. Pero hindi pa na-verify kung member sila ng kahit anong grupo. Other than that, Connie, ay sinisigurado naman ng mga authorities dito na bantay sarado at magiging safe itong Zamboanga City. Katunayan, sa pinaigting pang seguridad dito sa buong lungsod in the last few days, Connie. Alright, maraming salamat, Mark Zambrano.